Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Ang kakaibang karanasan ni Dading, ang labandere ng Badyan na naging aswang. Sa tahimik na bayan ng Badyan, kilala si Dading bilang isang masipag na labandera. Sa araw-araw, naglalabas siya para sa iba't ibang pamilya sa kanilang lugar. Isa sa mga regular niyang kliyente ay si Aling Rosa, isang matandang babae na may misteryosong reputasyon. Bagamat mabait si Aling Rosa, may mga sabi-sabing siya ay may kaalaman sa mga kakaibang bagay, lalo na ang pagiging isang aswang. Isang araw, matapos maglaba ni Dading sa bahay ni Aling Rosa, napansin niya ang isang masarap na paksiw na nakahain sa mesa. Nagtanong siya kay Aling Rosa kung maaari ba itong tikman, ngunit may ibinilin si Aling Rosa. "Dading, kahit anong gawin mo, huwag mong kainin yan. Itinabi ko yan para sa espesyal na bisita." Bagamat naunawaan ni Dading ang bilin, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Matagal na siyang nananabik sa lasa ng paksiw, at nang walang tao sa paligid, kumuha siya ng isang bahagi. Nang kinain niya ang paksiw, naramdaman agad ni Dading ang kakaibang panlalamig ng kanyang katawan. Wala siyang ideya na ang pagkain ng paksiw na iyon ay may sumpa. Kinagabihan, nagising si Dading sa isang masamang pakiramdam, tila may kung anong pumipigil sa kanyang hininga. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula siyang makaramdam ng hindi maipaliwanag na gutom, ngunit hindi sa karaniwang pagkain. Lalo pa siyang nagtataka nang ang mga pusa at aso sa kanilang lugar ay tila iniiwasan siya. Isang gabi, nakita ng kanyang kapitbahay na si Dading ay gumagala sa dilim, tila may hinahanap, ngunit hindi tulad ng dati niyang itsura, mapatla at may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Nabalitaan ng mga tao sa Badyan ang mga kakaibang kilos ni Dading, at sa paglipas ng panahon, naging halata na siya ay nahawaan ng pagiging aswang. Hindi na siya makakain ng karaniwang pagkain, at tuwing hating gabi, nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kagutuman sa hilaw na karne. Sa takot sa kanyang kalagayan, naghanap ng tulong si Dading. Napunta siya kay Mang Temyong, isang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Si Mang Temyong ang nagpakilala ng mga kakaibang ritual at halamang gamot na makakatulong daw sa pagtanggal ng sumpa. Ayon kay Mang Temyong, ang paksiw na kanyang kinain ay hindi karaniwang pagkain kundi handa para sa isang aswang na bumibisita kay Aling Rosa tuwing gabi. Isang gabi, naganap ang ritual sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kinailangan ni Dading na uminom ng isang espesyal na likidong gawa sa iba't ibang halamang gamot habang tinatadtad ni Mang Temyong ang kanyang katawan ng mga kakaibang simbolo gamit ang dagta ng puno. Tila mga sigaw ng pighati ang narinig mula kay Dading habang isinasagawa ang ritual, ngunit nang matapos ito, unti-unti siyang nakaramdam ng ginhawa. Makalipas ang ilang araw, bumalik na sa dati si Dading. Wala na ang sumpa ng pagiging aswang, ngunit dala niya ang takot at pagsisisi sa pagkain ng bawal. Humingi siya ng tawad kay Aling Rosa, na ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa pagiging kaibigan ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Mula noon, nag-iba na ang takbo ng buhay ni Dading. Mas naging maingat siya sa kanyang mga kilos, lalo na sa pagkain ng hindi kanya. Sa Badyan, hindi na siya tinawag bilang Dading ang labandera, kundi si Dading, ang babaeng minsang naging aswang at muling bumalik sa pagiging tao. Ang nakakatakot na karanasan ni Mela, ang labasir ng isda na naging aswang.
Sa maliit at tahimik na bayan ng Badyan, kilala si Mela bilang masipag na labas sirya ng isda. Araw-araw, maaga siyang bumabangon upang magtinda ng sariwang huli mula sa dagat. Sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay, marami siyang kaibigan at kilala sa kanilang lugar. Isa sa mga pinakamalapit sa kanya ay si Aling Gloria, isang matandang babae na madalas dumaan sa kanyang pwesto upang bumili ng isda. Isang hapon, habang abala si Mela sa pagliligpit ng kanyang mga paninda, dumaan si Aling Gloria. Nagtanong ito sa kanya, "Mela, meron ka bang natirang kanin dyan?" "Wala akong naihandang hapunan." Ngumiti si Mela at sumagot, "Meron po, Kumari. Konti na lang pero pwede niyo pong kunin." Ngunit nagulat siya nang ngumiti si Aling Gloria at biglang nagpaalam na lamang. "Hindi na, iha. Sige, aalis na ako." Pag-alis ng kanyang kumari, hindi na masyadong pinansin ni Mela ang nangyari. Pagdating ng gabi, dahil sa gutom, kinain niya ang natirang kanin sa kanyang lalagyan. Hindi niya alam na ang simpleng pagkilos na iyon ay magdadala ng sumpa sa kanyang buhay. Kinabukasan, nagsimulang magbago ang pakiramdam ni Mela. Pakiramdam niya ay may kakaibang init na bumabalot sa kanyang katawan, at tila may mga mata na laging nakamasid sa kanya. Hindi na siya komportable, lalo na sa gabi. Habang dumadaan ang mga araw, napansin niyang unti-unti siyang nagkakaroon ng kakaibang kagutuman, isang uhaw na hindi mapawi ng karaniwang pagkain. Nang magsimulang mapansin ng mga kapitbahay ang kanyang kakaibang pag-uugali, lalo na ang pag-iwas niya sa liwanag ng araw at paglabas-labas tuwing gabi, nagsimula silang magduda. Isang gabi, nahuli siyang nakatitig sa bahay ng kanyang mga kapitbahay, tila naghahanap ng kung ano. Dito na nagsimulang kumalat ang balita, si Mela ay naging aswang. Sa takot na tuluyang maligaw ng landas, nagdesisyon si Mela na humingi ng tulong. Sa tulong ng kanyang pamilya, nakarating siya kay Mang Dadoy, isang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Ayon kay Mang Dadoy, ang kaning kinain ni Mela ay hindi isang ordinaryong pagkain, iyon ay may halong sumpa na ipinasa sa kanya nang tanungin siya ni Aling Gloria, na noon pa pala'y may lihim na pagkaaswang. Agad na inirekomenda ni Mang Dadoy ang isang masalimuot na ritual. Kinailangan ni Mela na sumailalim sa isang mahirap at mapait na proseso ng paglilinis. Gumamit si Mang Dadoy ng mga halamang gamot at mga dasal upang itaboy ang sumpang bumalot sa katawan ni Mela. Kasama rito ang isang seremonyang ginanap sa ilalim ng buwan, kung saan kinailangang magsuot ni Mela ng mga dahon ng bayabas at maligo sa isang timpla ng tubig at asin. Habang isinasagawa ang ritual, nakaramdam si Mela ng matinding sakit, para bang may mga kuko na kumikawalaw mula sa kanyang laman. Ngunit matapos ang ilang oras ng dasal at sakripisyo, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang kanyang dati. Nang matapos ang seremonya, sinabi ni Mang Dadoy, "Mela, naalis na ang sumpa. Ngunit kailanman, huwag kang muling kakain ng pagkain na hindi sayo, lalo na kapag ito'y itinabi na para sa iba." Mula noon, bumalik na sa normal ang buhay ni Mela. Nawala na ang uhaw at kakaibang gutom na bumabagabag sa kanya. Ngunit dala niya ang aral mula sa karanasang ito, ang pagiging maingat sa mga bagay na tila walang halaga, dahil maaaring may mga sumpang nagkukubli sa simpleng pagkain o tanong. Hindi na muling bumalik si Aling Gloria sa kanilang lugar, at nanatiling palaisipan kung siya nga ba ay tunay na aswang o isang nilalang lamang na may dalang sumpa. Ang kakatakot na kwento ni Igay, ang tomboy na mangingisda na naging aswang. Sa baybaying bayan ng Badyan, kilala si Igay bilang isang tomboy na mangingisda. Hindi siya natatakot sa hirap ng trabaho sa dagat, at sa araw-araw ay kasama niya ang kanyang ka-live-in partner na si Liza. Magkasama silang nanghuhuli ng isda at tuwing gabi, sa kabila ng pagod, lagi silang may oras para mag-inuman. Mahilig uminom si Liza ng alak bago matulog, at kadalasang sama-sama rin si Igay sa kanya. Isang gabi, habang bumibili sila ng pulutan sa tindahan, dumaan ang kaibigan ni Igay na si Berto. Kilalang malapit si Berto sa kanila, at madalas silang magkakasama sa inuman tuwing walang huli sa dagat. Dahil masaya ang gabing iyon, niyaya ni Igay si Berto na uminom kasama nila.
Binigyan niya ng baso ng alak si Berto, at nagtawanan sila habang umiinom. Hindi nila alam, ang gabing iyon ay hindi magiging kasing saya ng inaasahan. Pagkatapos ng ilang tagay, nagsimulang makaramdam si Berto ng kakaiba. Akala nila'y simpleng hilo lang dahil sa alak, ngunit nang umuwi si Berto, tila may aninong sumunod sa kanya. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi na may kakaibang kagutuman, hindi para sa pagkain kundi para sa karne, hilaw na karne. Kinabukasan, bumalik si Berto kay Igay at ikinwento ang nangyari. Igay, may kakaiba, hindi ito simpleng hangover. Pakiramdam ko may nagbago sa akin. Agad na naisip ni Igay ang kanilang inuman kagabi at ang alak na ibinigay niya. Dito na nagsimulang magduda si Igay na baka may kinalaman sa gabing iyon ang biglang pagbabago ni Berto. Sa mga sumunod na araw, mas lumala ang kalagayan ni Berto. Naging tahimik siya, umiiwas sa araw, at madalas makikita sa dilim ng gabi. Hindi na siya sama-sama sa kanilang pangisda at laging nawawala tuwing madaling araw. Lalong lumala ang mga chismis sa kanilang lugar na si Berto ay naging aswang. Nagdesisyon si Igay na humingi ng tulong kay Mang Bert Ing, ang kilalang albularyo ng Badyan. Dinala nila si Berto sa kubo ni Mang Bert Ing, at agad na napansin ng matanda ang kakaibang aura na bumabalot kay Berto. Ayon kay Mang Bert Ing, ang alak na ibinigay ni Igay ay may halong sumpa ng isang aswang. Ang sumpa ay naipasa kay Berto sa pamamagitan ng pag-inom nito. Sinimulan ni Mang Bert Ing ang paglilinis kay Berto. Gumamit siya ng mga dahon ng alagaw at mga halamang gamot na may kapangyarihang itaboy ang masasamang espiritu. Habang isinasagawa ang ritual, nagsimulang sumigaw si Berto, tila may mga demonyong nagpipilit lumabas mula sa kanyang katawan. Mahaba ang naging proseso, ngunit matapos ang ilang oras ng dasal at pag-usal ng mga orasayon, unti-unting nawala ang sumpa. Matapos ang ritual, sinabi ni Mang Bert Ing, wala na ang sumpa, ngunit kailanman, iwasan ang uminom mula sa hindi mo kilalang pinagmulan. Naging maingat na si Igay mula noon, at kahit pa bumalik sa normal si Berto, hindi na sila muling nag-inom sa kalsada o tumanggap ng alak mula sa iba. Ang gabing iyon ay nagsilbing paalala na ang simpleng inuman ay maaaring magdala ng sumpa, lalo na sa isang lugar na napapalibutan ng mga misteryo at kababalaghan tulad ng Badyan. Ang kwento ni Merlan, ang pagkaaswang na dumaan. Sa isang payapang gabi sa bayan ng Badyan, Cebu, hindi inakala ni Merlan na magbabago ang takbo ng kanyang buhay matapos siyang tawagin ng kanyang kumari. Merlan, halika dito, inuman tayo, ang masayang eniaya ng kanyang kumari, na kilala sa kanilang lugar bilang Magiliw at palakaibigan. Kasama ang ilang kababaihan sa Purok, nagtungo si Merlan sa bahay ng kumari para makisama at makipag-inuman. Habang sila'y nagkukwentuhan at nagtatawanan, napansin ni Merlan na kakaiba ang lasa ng alak na kanilang iniinom. Bakit parang may halong kung ano tong alak nyo? Tanong niya, ngunit tumawa lang ang mga kasama. Hindi na niya pinansin ito at patuloy na lang siyang nakipag-inuman, iniisip na baka iba lang talaga ang timpla ng kanilang alak. Kinabukasan, nang magising si Merlan, nakaramdam siya ng matinding pagbabago sa kanyang katawan. Nawala ang kanyang gana sa normal na pagkain, at isang kakaibang uhaw ang naramdaman niya, uhaw na hindi kayang mapawi ng tubig o anumang inumin. Sa mga sumunod na araw, napansin niya ang kakaibang pagtingin sa mga tao, lalo na sa mga bata at buntis. Hindi niya maintindihan, ngunit tila gusto niyang lapitan ang mga ito. Ilang linggo ang lumipas at lalong lumala ang kanyang nararamdaman. Napansin na rin ng kanyang pamilya ang mga kakaibang kilos niya. Minsan, nakikita siyang naglalakad sa gitna ng gabi, tila hinahanap ang isang bagay. Hanggang sa isang gabi, sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, natisod siya ng isang matandang babae sa barangay, na agad siyang tinanong, "Nakahawaan ka ba?" Nagulat si Merlan, ngunit napagtanto niyang ito ang matagal na niyang pinipilit kalimutan, ang inuman na iyon. "Hindi ko alam, pero may kakaiba sa akin simula nung gabing yon," sagot niya. Dito na ipinagtapat ng matanda ang katotohanan,
Ang inuman na kanilang ginanap ay isang paraan para ipasa ang sumpang aswang. Ipinapasa ito mula sa isang aswang papunta sa iba, at si Merlin ay isa na ngayong aswang. Takot na takot si Merlin sa narinig. Hindi niya inakalang mapapasama siya sa ganitong kalagayan. Agad siyang nagtanong sa matanda kung ano ang maaari niyang gawin upang matanggal ang sumpa. Kailangan mong pumunta kay Kagondo, ang kilalang albularyo sa kabilang bayan. Siya lang ang makakatulong sa'yo. Nang araw na iyon, walang pag-aalinlangan si Merlin na nagtungo kay Kagondo. Ipinagtapat niya ang lahat at humingi ng tulong. Tiningnan siya ng albularyo at nagsabing may paraan upang maalis ang sumpa, ngunit kailangan niyang magtiis sa isang ritual na tatagal ng 3 gabi. Sa unang gabi ng ritual, nakaramdam si Merlin ng matinding sakit sa kanyang katawan. Parang pinipiga ang kanyang laman, at tila may gustong lumabas mula sa kanyang loob. Sa 2nd gabi, nakita niya ang mga kaluluwang nagdaraan, mga nilalang na parang nasa ibang dimensyon. Sa 3rd gabi, ang pinakamabigat sa lahat, hinarap niya ang kanyang takot, isang imahe ng kanyang sarili bilang ganap na aswang. Pagkatapos ng 3rd gabi, naubos ang kanyang lakas, ngunit nang magising siya, naramdaman niya ang isang bagong sigla. Wala na ang kakaibang uhaw, at bumalik ang kanyang normal na pakiramdam. Sinabi ni Kagondo, malaya ka na, ngunit mag-ingat ka. Huwag ka nang makisama muli sa mga ganoong tao. Mula noon, iniwasan ni Merlin ang dating mga kaibigan at hindi na muling tumanggap ng imbitasyon sa inuman, lalo na mula sa mga taong hindi niya lubos na kilala. Sa bawat pagdaan ng gabi, nagpapasalamat siya sa kanyang bagong buhay, malayo sa sumpang minsan ay muntik nang kumitil sa kanyang kaluluwa. Ang kwento ni Merlin ay nanatiling lihim sa kanilang barangay, ngunit para sa mga taong nakakaalam ng mga tunay na pangyayari, nagsilbi itong babala, hindi lahat ng inuman ay dapat salihan, sapagkat sa likod ng saya ay Ang kwento ni Pablo, ang aswang sa pista. Si Pablo ay kilala sa kanilang baryo bilang isang mabait at palakaibigang tao. Isang araw, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa kanyang kapatid na naninirahan sa kalapit na baryo para dumalo sa pista. Masaya si Pablo dahil ito'y isang pagkakataon upang makasama muli ang kanyang kapatid at makibahagi sa kasiyahan ng mga tao sa baryo. Pagdating niya sa bahay ng kanyang kapatid, sinalubong siya ng masaganang handaan at maraming bisita. Masaya ang lahat, at walang nakikitang kakaiba sa paligid. Habang tumatagal ang gabi, napansin ni Pablo ang ilang grupo ng mga kalalakihan na tahimik na nag-uusap sa isang sulok. Hindi niya ito pinansin, iniisip na normal lamang ang kanilang kilos, dahil nga pista. Pagkalipas ng ilang oras, inaya si Pablo ng isang grupo ng kalalakihan na makipag-inuman sa kanila. Sa simula'y nagdalawang isip siya, ngunit dahil sa magiliw nilang iniaya at dahil gusto niyang makibagay, sumama na rin siya. Sa kalagitnaan ng inuman, napansin ni Pablo na may kakaiba sa lasa ng alak na kanilang iniinom. Nagtanong siya, ngunit ang sagot ng mga ito ay, huwag kang mag-alala, espesyal to. Sa amin lang to sa baryo. Hindi na muling nagtanong si Pablo, ngunit habang tumatagal ang gabi, unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang init sa kanyang katawan. Parang may bumibigat sa kanyang dibdib at tila may kung anong bumabalot sa kanyang isipan. Nagsimula siyang makakita ng mga bagay na hindi normal, mga anino na gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin at mga mata ng mga tao na tila nag-iiba ang anyo. Kinabukasan, nagising si Pablo na parang may kakaiba sa kanyang sarili. Nahihilo siya at tila naninikip ang kanyang dibdib. Ngunit ang higit na nagpagimbal sa kanya ay ang kanyang kakaibang pagnanasa, isang uhaw na hindi kayang mapawi ng tubig o kahit anong inumin. Napansin din niyang tila iba ang kanyang tingin sa mga tao, lalo na sa mga bata at buntis, na parabang may kung anong kakaibang enerhiyang humahatak sa kanya palapit sa mga ito. Nagsimulang magduda si Pablo. Napansin ng kanyang kapatid ang kanyang pagbabago at tinanong siya kung ano ang nangyari sa gabi ng pista.
Ipinagtapat ni Pablo ang tungkol sa inuman at ang mga kakaibang bagay na kanyang naramdaman simula noon. Nagdesisyon ang kanyang kapatid na dalhin siya sa isang kilalang albularyo sa kanilang lugar, si Cagondo, upang humingi ng tulong. Pagdating kay Cagondo, agad niyang nasuri ang kalagayan ni Pablo. Nahahawaan ka ng sumpa ng aswang, sabi ng albularyo. Ang inuman na sinalihan mo ay isa sa mga pamamaraan upang ipasa ang sumpa. Ngunit huwag kang mag-alala, may paraan para ito'y mawala. Sinimulan ni Cagondo ang ritual ng paggagamot kay Pablo, isang prosesong tumagal ng 3 gabi. Sa bawat gabi, dumadaan si Pablo sa matinding pagsubok, sakit sa katawan, mga bangungot, at mga imahe ng mga nilalang na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang bawat gabi ay tila pakikipaglaban para sa kanyang kaluluwa. Sa huling gabi ng ritual, naramdaman ni Pablo ang pinakamalakas na puwersang bumabalot sa kanya. Tila may isang malaking puwersa na humihigop ng kanyang lakas, ngunit sa huli, matapos ang ilang oras ng hirap at pagdurusa, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang bigat at ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Pagkatapos ng ritual, sinabi ni Cagondo na ligtas na si Pablo, ngunit binalaan siya, "Ka, mag-ingat ka sa susunod. Hindi lahat ng inuman ay dapat salihan, lalo na kung hindi mo lubos na kilala ang mga kasama mo." Mula noon, bumalik sa normal ang buhay ni Pablo, ngunit dala niya ang aral ng kanyang karanasan. Hindi na siya basta-basta sama-sama sa mga inuman, lalo na sa mga hindi niya kilala. Sa kanilang baryo, nanatiling lihim ang kanyang pinagdaanan, ngunit sa tuwing may pista sa kalapit na baryo, lagi siyang nagdadalawang isip na magpunta, takot na baka ang sumpa ng aswang ay muli siyang balikan. Ang kwento ni Pablo ay nagsilbing babala sa maraming tao sa kanilang lugar, hindi lahat ng kasiyahan ay totoo, at sa malayong baryo ng Badyan, kilala si Goryo bilang isang mabait at masipag na magsasaka. Madalas siyang iniimbitahan sa mga handaan at kasiyahan ng kanilang baryo dahil sa kanyang masayahin at masikasong ugali. Isang araw, natanggap niya ang isang imbitasyon sa kasal ng isang kaibigan sa Karatig Baryo. Dahil malapit siya sa pamilya ng ikakasal, agad siyang pumayag at handang-handa para sa okasyon. Dumating ang araw ng kasalan, at tulad ng inaasahan, puno ng saya at tawanan ang lugar. Maraming bisita mula sa iba't ibang baryo ang dumalo, at masaganang pagkain at alak ang inihain sa lahat. Si Goryo ay nakisalo sa mga bisita at masayang-masaya sa mga inuman at kantahan. Ngunit sa kalagitnaan ng kasiyahan, may napansin si Goryo na isang grupo ng mga bisitang tila kakaiba ang kilos. Nakasuot sila ng itim na barong at palda, at hindi umiimik kahit na ang lahat sa paligid nila'y nagkakatuwaan. Nakaramdam ng kakaibang kaba si Goryo, ngunit dahil sa alak at tuwa, hindi na niya masyadong pinansin ito. Habang papalalim ang gabi, isa sa mga bisita mula sa grupo ng mga kakaibang tao ang lumapit kay Goryo. Binigyan siya nito ng isang basong alak at nag-anyaya ng tagay. Hindi naman siya tumanggi, dala na rin ng pakikisama at pagiging masaya sa okasyon. Tinungga ni Goryo ang alak, ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bigla niyang naramdaman ang pagbigat ng kanyang katawan at ang kakaibang panlalamig ng hangin sa paligid. Parang may bomb alert na anino sa kanya, at may naririnig siyang mga bulong na tila tumatawag sa kanya mula sa dilim. Kinabukasan, nagising si Goryo na may kakaibang pakiramdam. Para bang ang buong katawan niya'y mabigat, at may nararamdamang kakaibang kagutuman na hindi niya maipaliwanag. Habang dumadaan ang mga araw, mas lalo siyang nagiging malihim. Napansin ng kanyang mga kabaryo na tuwing gabi, nawawala siya at bumabalik na tila laging pagod at gutom. Ang kanyang mga mata'y nagiging dilat na parang nagmamasid ng biktima, at ang kanyang balat ay unti-unting namumulubot. Hindi nagtagal, napansin ng mga kabaryo na may kakaibang nangyayari kay Goryo. Ang mga alagang hayop sa kanilang baryo ay nagsimulang maglaho tuwing gabi, at madalas maririnig ang mga nakakatakot na ungol mula sa kagubatan malapit sa bahay ni Goryo.
Dito nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao, si Goryeo ay nahawaan ng sumpa ng aswang. Sa takot na tuluyang maging ganap na aswang, nagdesisyon si Goryeo na humingi ng tulong kay Mangkulas, isang albularyo na kilalang nagtataboy ng masasamang espiritu. Dinala siya ng kanyang pamilya kay Mangkulas, at agad na inusisa ng albularyo ang kanyang kalagayan. Ayon kay Mangkulas, ang alak na ininom ni Goryeo mula sa kasalan ay hinaluan ng sumpa ng aswang. Ang mga bisitang nagbibigay ng alak ay hindi mga ordinaryong tao, kundi mga aswang na naghahanap ng bagong biktima upang mahawan ng kanilang sumpa. Sinimulan ni Mangkulas ang ritual ng paglilinis. Gumamit siya ng mga dahon ng alagaw, asin, at langis upang itaboy ang sumpa mula sa katawan ni Goryeo. Sa loob ng 3 araw, nagpatuloy ang ritual, habang si Goryeo ay nagdurusa sa matinding sakit at tila lumalaban sa kanyang kaluluwa ang mga demonyong nagtatangkang kontrolin siya. Pagkatapos ng ritual, unti-unting bumalik sa normal si Goryeo. Nawala ang kanyang kagutuman para sa karne at ang kanyang pagnanais na gumala tuwing gabi. Ayon kay Mangkulas, naalis na ang sumpa, ngunit tandaan mo, Goryeo, huwag na huwag kang muling tatanggap ng inumin mula sa hindi mo lubos na kilala. Mula noon, naging maingat na si Goryeo sa mga kasiyahan at lalo na sa mga inuman. Ang kanyang karanasan ay nagsilbing babala sa kanyang mga kabaryo, hindi lahat ng kasayahan ay ligtas, at ang bawat tagay ay maaaring may dalang sumpa. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Goryeo at ang kanyang pakikipaglaban sa sumpa ng aswang, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.